Magandang 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 umaga sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pang lahat. It's me again, Angel Whisper, inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula po sa ating Divine, sa ating Holy Spirit, sa ating Holy Spirit, Ancestors, Spirit Guides, Elementals. Ayan, so maraming salamat po sa inyo sa patuloy po na pagtangkilik ninyo, panonood, pakikinig sa ating pong YouTube channel na Angel Whisper 11. Okay, so now is nais ko pong pasalamatan din syempre yung mga bagong subscribers po natin, ano? And doon po sa ating last reading is maraming salamat po sa mga comments ninyo at naway nabigyan po natin ng kaliwanagan, no, yung taong concerned doon sa reading po natin about po doon sa yung mga nag-i-scam, no? So yan po. Okay, so kailangan po natin ngayon is ano ba, may nag-chat po kasi okay, so may ginamot po kasi ako kanina, medyo alam niyo po yung meron pong parang pwede ko rin pong kunin yung energy na ano, yung ginamot po kanina na may akala po ng mga relatives is may something physical na sakit, like baliw, no? Kasi po may naririnig daw po siyang bulong from elements, no, mga like kapre, tikbalang, kabayo, ahas, may mga ganyan po siyang binabanggit kanina. So now is nandito po yung sinasabi ko sa kanya na kailangan niya pong tanggapin ang mga yung mga naririnig niya, no? Kailangan niya pong tanggapin or kausapin para po ano. Andun na po yung humawak na po ako sa kamay niya, nagbibigay na po, nag-aano na po ako ng connection para kausapin po yung nagsasalita sa kanya. Yun nga lang po, siya mismo, yung tao po mismo is binablock niya po yung way, no, or sabihin natin parang portal para po magkaroon kami ng connection. Pinuputol po niya, ayaw niya po kasing tanggapin. So andito po yung sinasabi po ng iba na nababaliw kasi nga po nagsasalita na mag-isa, may kinakausap, na sinasabi nga po lagi may kabayo, may ahas, ganito ganyan. So meron po kasing ganyan na biglaan po is talagang hindi po kinikerry agad, or parang siyempre po kahit po sino, no, na bigla po may bubulong sa inyo na hindi nyo alam, tapos magpapakilalang ganito, ganito, ganyan siya. Talaga po magugulat kayo, no? So, ito po is, kailangan po lang is may makausap, or para ipaintindi sa kanya kung ano po yung meron siya na dinadala ngayon. Okay? So, yun po. Okay. So, now is, magre-reading po tayo. And gusto ko po ulit magpasalamat po dun sa halos, hindi po, parang wholesale na po ang nangyari, ano? Umorder po ng mga langis. Maraming salamat po. And maraming salamat din po sa patuloy po na pagtitiwala po, lalo na po sa pag-avail ng mga amulets and yung mga oils po, no? Maraming salamat po. Okay, so now is tingnan po natin kung mahagip po natin yung energy nung kanina, no? Titingnan po po kung mahagip po yung energy na ginamot po kanina. Depende po yan sa ating spirit, okay? So now is mag-pray po muna tayo. Parang gusto kong palitan yung aking candle. Medyo mahina po yung aking candle. Wait lang po. Okay, napalitan ko lang po. Ah, wait lang po. Okay, so pinalitan ko lang po yung candle kasi medyo mahina po yung candle kanina. Okay, so now is let us pray. So hoping po na makuha ko po yung energy kanina. Pero depends, no, kung kanina pong energy makukuha natin. Okay? Okay, so Panginoong Hesus Kristo Ama, Diyos sa salangit, pakibasbasan po na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, bahala ng dugubanda ng alban ng Espiritu, ang akin po mga cards na ito na nakalatag po ngayon para po makapaghatid po ako ng mensahe para po sa aking mga collectives. Kung ano man po ang mensahe na inyong gustong ihatid para sa kanila, ay naway ibigay niyo po dito sa aking mga cards. At kami po ay, ako po ay nananalangin din na kami po ay inyong iligtas, anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at yung pong klase ng karamdaman na tukso. At bigyan po ng kagalingan ang lahat po na nangangailangan na inyong himala, na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito para po nagkaroon po sila ng lakas.
Naway pakibasbasan niyo po kami, kasama po ng aking mga subscribers, collectives, viewers at followers, para po maging magaan ang takbo ng buhay ng lahat. Maraming maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So kukuha po muna tayo ng si Taro. Okay, so dito po tayo sa ating Taro. Okay? So kukuha po tayo dito ng 3 cards para po maging topic ng ating reading. So titingnan muna natin kung lalabas po yung kanina, no? Yung energy nung kanina. Actually, meron din po akong what's this? Pero isa-isa lang muna kasi baka mamaya pumasok din dito, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Okay, so isa-isa lang. So titingnan natin kung ano po ang mensahe, no? Tingnan po natin. Okay. So we have the Star, no? Maganda ha. So ito is about yun na nga eh. Okay? So parang ito na nga yung energy kanina na ginamot ko lang. Siguro mga 30 minutes ago, 1 hour ago, mga ganun. So the Star is here, no? So ang sinasabi po dito sa the Star is, kumbaga, andito talaga pumapasok yung spirituality. So hindi po to physical, no? Hindi po to physical na sakit nitong client ko na pasyente ko po kanina. So this is about healing, no? Na kailangan niya pong gawin para po ma-fulfill yung mga gusto niya sa buhay, magkaroon ng success, victory, ganyan, is kailangan niya pong i-embrace to. Kasi we have the Star here, which is, alam niyo, sa pamamagitan po ng pag-welcome, no, is andito po yung kailangan po natin i-embrace kung ano po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag po natin siyang i-reject. No, wag po natin ano. Kung halimbawa po meron kayong mga nakakausap or meron po pumapasok sa isip ninyo na mga salita, try to talk to them, no, kung ano ba yung gusto nila, no? Kasi andiyan po yung makikipag-communicate po yan sa inyo, or meron naman po mga sinasabi na kaso ayaw niyo pong gawin o ayaw niyo pong tanggapin, no? So yan po yung isa sa the Star na sinasabi dito sa aking client kanina. And now we also have the 7 of Swords and 10 of Pentacles. Okay. So, ang kailangan lang po dito talaga, no, is andito yung talagang pilit niyang tinatakasan talaga. No? Pilit niyang tinatakasan kung ano man po yung mga naririnig niya at kung ano man po yung mga mensahe na pinapahatid sa kanya. Pero, meron po siyang mga pangontra kasi. Eh. Meron po siyang ginagawa kanina dito sa akin na ginagawa niya na sa pagkakaalam ko po is one of ways, no, na para makontra yung mga bad spirits. Ginagawa niya po kanina habang ginagamot ko siya. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mo ginagawa yan? Alam mo ba kung ano yung ginagawa mo? Ginagamot mo sarili mo. May nag-uuto sa'yo, no? Meron. So, yun lang naman po yun eh. So, ang kailangan lang po talaga dito is makipag-communicate, no? Doon sa kung sino po man yung bumubulong sa inyo, no? Ito is ano pa po to, ha? Bulong pa lang po to, as in mga mensahe pa lang po pumapasok. Wala pa po yung pagpapakita. Hindi pa po nagpapakita sa kanya. Puro bulong pa lang. Okay? So, andito yung parang pinipilit niya po talagang tumakbo sa sitwasyon or parang andun yung ang nangyayari po kasi ngayon is andun yung parang kinukuha yung sinasabi nila, no, ng mga nakapaligid na tao sa kanya is sinasabi na parang kinukuha yung katinuan, no? Hindi po siya nababaliw, no? Yun nga lang po ang masama dito sa atin once tayo po ay nagkwento ng mga kakaiba, no, na hindi about dito sa nangyayari sa atin sa lupa, no, is sinasabi na nababaliw po tayo. So, yung mga ganitong klase po is kailangan po nila ng mas malawak na pangunawa. Or, yun nga po, dalhin po nila sa mga healers para po mas maliwanagan. No? So, pero ito po is pinababalik po ito ng Tuesday. Okay, so we have the 10 of Pentacles here, no? So, walang iba pong ways, no? Wala pong ibang way, no, para maging maayos po ito, kundi suporta rin mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, especially ng mga relatives and parents and syempre mga siblings, no, kasi kung pababayaan po nila to is ano po, lalo po siyang alam niyo po yung dadalhin sa iba, like psychiatrist, dadalhin sa mga doktor, papatingin, papacheck up, gato ganyan, baka mapa-MRI pa, yung mga ganyan. So hindi niya po kailangan yun. Ang kailangan niya lang po dito is yung security, yung magkaroon ng reunion or parang yung pag-aalaga po ng mga pag-aalaga po ng
mga nagmamahal sa kanya. Nabigyan po siya ng time po ngayon. Mas kailangan niya po ng time, attention sa oras na ngayon, no? Okay, so let's see kung ano pa. So, yan na po yung ano niya, no? So, ang kailangan niya po dito, kasi 3 cards na po to, one is yung the star, and one is yung 7 of swords, and one is yung 10 of pentacles. Okay, so next is, oh, di ba? May katapusan din naman talaga, kasi we have the death card here, no? So, sinasabi dito na kung ano man itong nangyayari sa kanya, kung ano man itong mga bumubulong sa kanya, is for sure, no, sooner or later, is matatanggap niya rin to, no? Kasi ganito lang naman po yan eh. Ang sabi ko po sa kanya kanina, kung hindi niya po kakaibiganin yan, either aampunin ko po yung mga iyan or lulusawin ko po yan. Then, ang sagot po sa akin, ayaw niya. So, kaya sabi ko sa kanya, kaibiganin mo. Okay? So, kaibiganin mo yan. Kasi kung ganyan ka ng ganyan, ang nag-aalala sa'yo is yung mga nakatao nakapaligid sa'yo. So, ang kailangan mo dito is tanggapin mo yan, kausapin mo yan. Kasi kung hindi mo kakausapin yan, ibabalik ka sa akin dito, kukunin ko yan, aampunin ko yan, or dulusawin ko yan. Ganun lang. No? So, ito naman is, nagkakaroon naman dito na ikaw mismo, or ito mismong client ko kanina, or kung sino man po nakaka-resonate sa inyo dito, ha? For sure, meron po sa inyo ang nakaka-resonate dito. So, paki-comment na lang po, no? So dito is sinasabi na kumbaga magkakaroon talaga ng transformation, ano, or changes talaga sa buhay nitong pasyente ko kanina and sa inyo mga collectives kung once na ma-i-accept niyo po 'to, no? Yung mga agam-agam na ganyan na parang sinasabi niyo na parang sinasabi ng ibang tao na baliw ka, hindi. Meron ka lang purpose talaga. Okay, so we have the Two of Pentacles. So, kailangan lang dito is balance, no? Kailangan niya kasi balance. Hindi niya kasi kaya balance kasi kahit siya parang nagulat siya sa nangyari sa kanya. Kailangan niya balansehin yung nangyari sa kanya. Mahirap talaga yung mga ganyang cases, no? So, we have the Two of Pentacles. So, this is more on balancing, no? More on balancing sa decisions. Kailangan niya ng medyo mag-create siya ng concrete decision dito kung ano ba talaga ang dapat, no? Again, as a healer, andito po kami para po mag-ampon, pwede mag-ampon, no? Yun naman po is with the consent of na mga clients or pasyente or lulusawin po talaga yan. Ngayon, anyway, malalaman nyo po yan sa Tuesday, no? Siguro mag-update po ako sa Tuesday. Pero ngayon po is kailangan na pong i-balance and mamili na po siya this time, no? Kung ano po ba talaga ang gusto niya, kung papapatuloy niyo po ba yan, aalisin niya na po yung blockages, or alam niyo yun, i-embrace niya na. Ganun lang naman po. And we have the Three of Swords. So dito po sa the Three of Swords is, wow. Okay, so parang ang dating dito, no, is may support, no, na kailangan talaga dito. Kasi sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng support, yung support ng mga, ng family, ng mga kaibigan, o lahat ng mga dati nakakasalamuhan ito na hindi siya bibigyan ng ano, kasi parang dinidiscriminate na siya, no, or ina-underestimate na siya. So, ang kailangan lang po talaga dito is yung kausapin siya, no? And andito kasi yung parang darating ang time na tatanggapin niya rin, eh, no? Kasi andito yung success din, eh. And actually, ito is, ano, no, pinapakita dito sa Three of Wands na kaya niya mag-travel pa rin. Actually, andito kasi yung sinasabi nila, paano magiging value yan, nakakapag-travel yan, nakakapunta yan kung saan-saan. Alam niya kung saan ang uwi papuntang ganito, alam niya kung saan papuntang ganito, alam niya sasakyan niya. So, paano siya naging value? Diba? So, andito talaga yung marami pang opportunity sa darating dito sa'yo or doon sa pasyente ko, no? So, ang kailangan mo lang talaga dito is parang mas i-expand mo pa yung isip mo or parang talagang ano lang eh, acceptance lang po talaga. Acceptance lang po talaga na ito is para sa akin, ito is binigay sa akin ng Diyos, so kailangan ko itong, alam mo yun, pangalagaan. No? So, ang kauna-unahan nga lang, ang hindi nga lang kagandahan dito kasi is, ang nagpakita kagad sa kanya is tikbalang and ahas. No? So, dito kasi is, nakipag-communicate ako ay parang tinanong ko rin yung ahas niya kung ano ang intention niya, is talagang andun yung binabantayan niya lang naman daw. Ngayon, yung kapre, ay kapre, yung tikbalang naman, nagalit na galit siya, no? Is ganun din naman. Ang kailangan niya lang talaga dito is tanggapin niya kung ano yung mga gusto. Kasi ang nagsasabi dito is yung mga pere, ay may mga pininsan, no? Na ito daw is mabait, ganun. Pero
andun yung talagang magkakaroon ng changes po talaga eh. Pagka kayo po isa pasok na mga ganyan and hindi nyo alam kung paano. Kaya since ganun po ang nangyari sa kanya, kaya ang sabi ko, kailangan mo lang talaga mag-focus, kailangan mo lang talaga kausapin yan para maging maayos yung everyday life mo. So syempre ang pabaon ko sa kanya, ang aking mahiwagang tubig, o para alam niyo yon, mabalanse niya. O kailangan na kasi mabalanse eh. Kasi ayun ang mahirap kahit po sa third eye, no? Yung iba po na nangangahas na pilit buksan ang third eye, ang nangyayari po kasi dyan is bigla kayo makakakita ng mga multo, mga putulang ulo, mga luwa ang mata, kasi po hindi balanse ang third eye ninyo. Same po dito sa taong to na hindi po balanse ang third eye niya, kaya po gano'n na nangyayari sa kanya. So with the help of my water is mababalanse po niya yon. Kailangan niya lang pong inumin continuously since ang makagandahan lang po is malapit siya sa akin, so magagamot at magagamot po siya. Okay? So, let's see kung ano pa. Okay, so we have the Seven of Wands. Okay, so now dito sa Seven of Wands is kailangan na rin ng pagdepensa, which is talagang yes. And actually, no? Actually, kung nakikita nyo to, no? May boundaries, no? No? So, yan yung ginawa niya kanina actually. No? Na talagang andun yung pilit kong kinukuha yung energy, pilit kong gustong kausapin, pero nilalagyan niya ng boundaries. No? So, now is andito yung talagang, at kahit itong mga elemento na to is nakikipagkompetensya po talaga sa kanya na bakit mo ba pinaglalabanan to, no? Bakit ba kailangan mo lagyan ng boundaries? Bakit kailangan mo kaming harangan? Bakit kailangan mo kaming pagtabuyan? No? So, now is naandito ngayon yung binigyan ko rin siya ng isang amulet para yun, magiging tulog din sa kanya yon, na parang andito yung halo po kasi yung bit-bit niya. Mayroon pong puti, mayroong itim. Pero hindi na po nakapasok dito yung itim. Nandun na po sa labas, nasa kalsada na po. So now, isang kailangan niya lang po dito is balansehin yung mga bit-bit niya ngayon. Which is yung natira nga is yung dalawang active, which is yung ahas and yung ahas and tikbalang. No? So now is, andito ngayon na sila is magsiserve as parang pinaka-pandepensa. Sila yung pinaka-pandepensa niya eh. Sila yung didepensa sa lahat ng sugod sa kanya ng mga itim, no, na nilalang. No, so, yung struggles, no, is ma-lessen din. Kailangan lang talaga na dito is, parang alam mo yon, maging matapang at harapin. Kasi ayaw niya eh. O ayaw mo. Pero kailangan mo itong ano yun. For sure, ikaw dito collective, no, kung sino man yung nakikinig ngayon, is andito yung, andun yung 50-50. Or parang ang gusto mo kasi is normal na buhay. Pero the more kasi na pinagtatabuyan mo itong mga ito, the more na nagkakaroon sila ng high energy or tumataas yung energy nila para lalo sila magparamdam sa'yo. No? So, andito naman yan. So, kausapin mo si God, mag-pray para kung ano man ipagkaloob sa'yo ni God, eh, yun na kailangan mo tanggapin. Hindi mo kailangan to ignore, hindi mo kailangan to i-reject. Kung ano yung talagang binigay sa'yo ni God, kung yan talaga ang plan nyo sa'yo, then accept it. Embrace it. Okay? So, we have the King of Wands and the Page of Swords. Okay, so, dito sa King of Wands is, sinasabi lang dito na, ano ka eh? Power ka eh, no? Na, kasi nakaupo ka dito sa trono, no? Andito ka sa trono, meron kang wand na hawak. So, andito talaga yung, alam mo yung, ikaw din mismo, no? Is andito yung, pwede kang maging leader, or pwede mo silang pamunuan, pwede mo silang utusan, pwede mo silang kausapin. Yung nga lang talaga, sarado pa kasi ang utak mo dito. Sarado pa utak niya. Ayaw niya. No? Isip, puso, kaluluwa, ayaw niya. Ayaw niyang tanggapin. And also you, collective. No? So, yun lang, siguro hinay-hinay lang, no? Hindi naman porque ganyan is baka iniisip mo magiging wild ka, no? No? As long as andyan yung acceptance, in-accept mo sila, win-welcome mo sila, and meron ka mga prayers para mula sa kanila, no? Is wala kang dapat katakutan. Okay? So, ang kailangan mo lang talaga dito is balance. Okay? So, we have the Page of Swords, no? Which is andito talaga yung para, actually, ito is ano to, no? Sinasabi dito na mas nagkakaroon ka ng sharp anong tawag doon, ideas, no? Mas nagkakaroon ka ng sharp thinking, mga ganyan. And dito kasi is malalaman mo talaga kung ano yung mga totoo, kung ano yung mga nangyayari sa'yo, at kung ano talaga ang mundo ng spiritual. Dito mo malalaman kung kaya nga kailangan mo lang talaga dito is i-embrace yan, ano? So,
dito sa Page of Swords is marami kang matututunan, marami kang ano, alam mo yung anong tawag doon, marirealize, no, na ah, ganito pala yun, ah, kaya pala, ah, okay, so kailangan ko pala talagang ganito lang kausapin sila, ganito, ganyan, ganun lang, alam nyo, magiging kalmado ang lahat, no, kasi talaga pong pagkaiyan is pinatawas nyo, at syempre po, andyan yung nagbabagabag kayo, and some of the healers po talaga, eh, sinisintensyahan po yan, no, but then, ako po kasi is marami rin po akong alaga na elemento, no, so andito po yung talaga, dinadaan ko po muna sa pakiusap. Ngayon, pag hindi po talaga napakiusapan, eh, yun na yun. So, alam nyo na, na, kumbaga, pwede kong gawin doon sa elemento na yun. Okay? So, ang kailangan lang po talaga dito sa nangyayari sa inyo, and doon po sa pasyente ko, is tanggapin o kausapin, kaibiganin, ganyan po. Kasi hindi naman po sila, ano eh, harmful. No? Andyan sila to guide you, to help you. Oh, see? So, mayroong Six of Cups here. Huh? Okay, so dito sa Six of Cups, sinasabi lang naman dito na kumbaga, andito talaga yung binigyan ka ng bagong gifts and abilities, no? May binigay sa'yo, may ibibigay sila sa'yo, yun nga lang, andito yung talagang gustong-gusto mo silang umalis. Pero for some of, parang kasama na nga kanina, is halos may lumabas or mayroong hindi nakasama dito sa loob ng gamutan area ko. Talaga pong nandun lang sila sa labas. So now is, ngayon po, yung nandito po ngayon is willing silang magbigay ng mga kakayanan dito sa pasyente ko. Pero yun nga lang po talagang ayaw na po akong papasokin, ayaw na pong pumasok. No? And mataas po ang respeto ko sa mga elements. Kasi po, ano yan eh, wala po akong ginamot na mga elemento po ang karga na hindi po ako pinagbigyan. Talaga pong wala pong dasal. Wala po akong dasal na ginawa, kundi pinakiusapan ko lang po. Kung ano po yung lumabas sa tawas ko, kakausapin ko lang po sila. Pinagbibigyan po ako, pinagagaling po nila instantly yung pasyente ko. Kaya hindi ko po sila, hindi ko po kayang manakit. No, hindi ko po sila kayang puwersahin. Kaya po yung po pakiusap ko sa kanya, sabi po kung di mo tatanggapin yan, then kung babalik ka sa akin sa Tuesday, sisintensyahan ko yan, na aampunin ko yan or lulusawin ko yan. Yun lang naman ang ano ko sa kanya. Okay? So dito kasi sa Six of Cups is talaga marami siyang na-meet na new friends pero from other dimensions, from spiritual world. Okay? So let's see. Pinapan natin sa ibang cards. Since wala nang bumaba doon. So dito naman tayo sa kabilang deck. Okay? Mahirap po talaga lalo na kung baguhan ka, lalo na yung parang biglang bumukas ang third eye mo na paalam mo yung hindi mo alam kung paano balansihin, plus andun yung tao sa mga nakakasama mo, parang sinasabi na biglang ka nagbago, ganito ganyan, ano ba, nababaliw ka na ba, sinasapian ka ba, kinukulang ka na ba, binabarang ka na ba, yung mga ganon, no? Okay, so now itong client ko na ito or itong pasyente ko na ito or ikaw collective, no, is sinasabi dito na parang ayaw mo na rin lumabas. O parang andito yung lumalabas ka pero lagi kang patakas. No, lagi patakas. Parang pagka na-board ka dito sa isang lugar na to, lilipat ka na naman. Tatakbo ka na naman somewhere. Then pagka ano, lalabas ka na naman. Ganun ka. Lagi kang patakas. No? Ito yung sa Two of Wands. No? Na alam mo yung tipong kahit na wala sa'yo eh. Parang baliwala sa'yo dito kung sasabihin sa'yo delikado, gato, ganyan. Nasa wisyo ka naman eh. It's just that parang alam mo yon kasi nga may bumabagabag sa'yo. Now, andun yung, meron kang mga gustong gawin pero andun naman yung may pumipigil sa'yo na mga, eh, mga relatives mo nga. Kasi nga syempre andun yung nag-aalala sila na baka kung saan ka mapunta, ano mangyari sa'yo. Alam nila kasi parang wala ka sa katinong. Pero ang totoo, matinukang. Matinuka pa sa kanila. Yun nga lang talagang bothered ka talaga doon sa mga bulong na naririnig mo. No, that's why andito yung parang yung paraan mo na bumiyahe, makapunta sa ibang lugar, ganito ganyan is baka sakaling mawala yung mga bumubulong sa iyo. Ganun. Okay? So now we have the Queen of Pentacles. See what you have here? 'Di ba? So actually 'di ba nga sabi ko kanina is maraming elemento ang bumabagabag sa'yo. So, one of them is mga dwarfs, no? Na bumabagabag sa'yo. Pero andito kasi yung dwarfs na parang binabantayan ka dahil kumbaga, andito yung laki kang mapag-isa ngayon, no? Ito yung mga goods, no? Na mga gabay niya or gabay mo na andun yung parang pinupush ka pa rin nila na mag-work, mag-aral, ganyan, no?
ito yung nagpo-push sa iyo na sige lang ituloy mo lang, andito kami. Kaso nga, andito yung talagang sarado pa yung isip niya. Kasi kung makikita nyo rito, no? Kung makikita nyo rito, is marami ka ditong mga, ano to, mga coins, ganyan, jewelries, crystals, mga ganyan. So, and andito ka rin sa my throne, no? So, kanina meron din tayo yan sa card na yung King of Wands, and now this is the Queen of Pentacles, no? So, andito yung talagang, for you, ang parang destined to be, ano ka talaga eh, to rule, no? Or parang andun yung talaga mag-uutos ka, or meron ka talagang parang mga uutusan, or meron ka i-guide, meron ka din gano'n, no? So, yun yung kailangan mo, kasi yun talaga ang plano sa iyo ni God, no? Ang meron kang turuan, yung mga ganyan, meron kang pagsabihan, meron kang i-share, no, yung mga knowledge na meron ka na nanggagaling din mismo dito sa mga gabay mo. Okay? So, now we have the Seven of Wands. See? So, kailangan mo talagang, alam mo yung kahit nahihirapan mo, nahihirapan ka, nahihirapan itong pasyente, is kailangan na talagang i-open na, kailangan niya na talagang mag-start. So, this is a stepping stone na rin, na kahit gano'ng kabigat yung nangyayari sa kanya, kahit na gano'ng katindi yung paghihirap niya ngayon dahil utak eh, isip, bulong, ganyan. So, andun yung nakalituhan, pero kailangan niya na talagang mag-start. Kailangan niya nang i-open yung naka-close na door, no? So, kailangan niya na itong i-open. Actually, ngayon naka-open na siya, pero hindi pa siya full, no? Kailangan niyang i-open yan. Kailangan niyang piliting ma-i-open yan. Okay? So, we have the Two of Pentacles also, no? Na talagang andito yung, kung nakikita niyo, nag-dive yan, dalawang yan, ano? So, sinasabi lang naman dyan na kumbaga, based doon sa case, no, or sa sakit, hindi naman sakit, pero doon sa nangyayari kanina sa pasyente ko, is andito yung parang, ang pakiramdam niya is, yung ulo niya is, ano mo yun, parang, hindi naman isolated, pero parang ang bigat, no, na parang kasi 'di ba pagka lumubog ka sa tubig may pressure, 'di ba? So ganun din yung kanya na parang puputok na hindi mo maintindihan na masakit kung pinasok ng tubig o ano. So ganun yung nararamdaman niya. Kaya talagang hirap siya sa adjustment, no? Hindi niya kasi nga kaya pambalansehin sa ngayon. So ang kailangan niya talaga dito is someone na mag-guide sa kanya. Someone to talk para maging kampante siya. Ganun. Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. Okay. And we have the Eight of Cups. So, ay, tumulog. Okay, so we have the Eight of Cups and Ace of Wands. Okay, so dito sa Eight of Cups, no, is andito na yung nakapasok na siya. So, andito na yung nakapasok na siya, or meron siyang napuntahan, ano, na some places na maybe more on nature, like yan nga, mga bundok, mga halaman, ano tawag do, farm, pwedeng ganun yung mga napuntahan mo dito or siya, no? And now dahil diyan, ano, is dahil nga diyan is parang dito na nag-trigger or dito na na-open yung third eye mo, pero yung third eye mo dito is actually hindi pa ganun talaga kabukas. Okay? So, nakikita ko dito si Tres Picoroma. Bigla ako napatingin kay Tres Picoroma na sinasabing bukas na pala ang third eye mo. Sorry. Okay. So, ito yung sinasabi na nagbukas na yung third eye mo. And now, third eye din itong pasyente ko. No? Nagbukas na yung third eye niya. So, yun din. Ang parang nag-help dito or parang may kasalanan is yung talagang kalikasan. Na sinasabi niya rin talaga kanina na dahil sa kalikasan. Na ayaw niya daw mapahiya, ayaw niya daw, basta gusto niya maging normal din yung buhay niya. So, dito naman sa Ace of Wands, is sinasabi na dito is talagang, alam mo yung pilit mong binubuksan ngayon, or pilit mong parang, andito yung, meron kang gustong buksan, no, na pero, andun yung, pero parang, merong gustong magbukas pala, sorry, no, merong gustong magbukas ng kakayanan mo, no, or parang nang talagang tadhana mo sa buhay. Yun nga lang, parang andito ka na, nagmamatigas na, ayaw mo siyang buksan, ayaw mo siyang pagbuksan, ayaw mo siyang papasukin. No, pero andito yung talagang ang dami na nilang or nagkakagulo na sila na para lang mabuksan ka, para lang matanggap mo sila.
no? Kaso andito yung talagang ayaw mo, ayaw mo. No? Kaya tuloy sila, nagwawala sila ngayon, no? Kasi nga ayaw mo silang patuloyin sa iyong mundo. O ayaw mo tumuloy sa mundo nila, no? Kasi alam mo, kung ito is something like black magic, hindi ko siya makakausap kanina. Or andun yung energy na ginagamot ko siya kanina is alam kong bibirahin ako ng bumatwa sa kanya. Kasi years na raw yun eh. Actually, yes, years na. Ang dami naman, bumaba. Okay? Pero andun yung alam ko na hindi nga siya kasi black magic. Ano lang talaga siya, mga elemento. Kahit naman po mga elemento, bihirang-bihira po yung mga salbahe. Bihira-bihira. Huwag lang po yung itim. Okay, eyes on you. So, yung eyes talaga nila is nasa iyo. You have the power upgrade. So, talagang lumalakas yung kakayanan mo. And communication. Okay, so dito sa communication is sinasabi na kumbaga, kailangan mo makipag-usap sa kanila. Kasi nga nagpa-power upgrade ka na. So, ang kailangan mo dito is kausapin sila, tanggapin sila. Okay? So, yung sila is lagi nakamatsag sa'yo. Lagi ka nilang tinitingnan, lagi ka nilang ginagabi, lagi ka nilang binabantayan. So, ang kailangan mo lang talaga dito is makipag-communicate na, may goodness. Kailangan mo talaga makipag-communicate na sa kanila. Kasi nga, meron ka ng power upgrade. Okay? Okay, so what else? Okay, so we have the end of situation. So that situation is talaga mag-i-end na, no? Though talaga may mga demonic entities na talaga nag-i-spy sa'yo. Yan yung mga kalaban na which is hindi nga nakapasok dito kanina sa aking aking gamutan area, sa aking templo. Okay, now we have the financial crisis here. Yes, kasi base din sa kanila is ito is dati nagtatrabaho, no? Now, is syempre na-stop kasi nga dahil nga sa kaso niya. So now, talagang andun yung may financial problema talaga siya. Normal na lang ngayon. So sabi ko nga sa kanila, anuhin niya muna. Parang pagalingin niya muna. Okay? Now, ito yung nakasurround sa'yo and sa kanya. Dito sa aking client or sa pasyente ko kanina, no, na meron kayong mga spirit team warrior, no, na nakabantay sa inyo. Madadagdagan at madadagdagan yan. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala, no? Kasi guided kayo ng divine. Okay? Guided kayo ng divine. Kaya wala kayong dapat alalahanin, okay? Okay, so you're also an empath. Yes, kasi nga aligagaka ka. So now, itong empath na to is, I mean, yung ikaw is sa pagiging empath mo is andito talaga yung talagang nakaka-absorb ka. Ang bilis mong maka-absorb. Alam mo, malakas ka eh. Sayang yung powers mo kung hindi mo i-embrace. No? Sayang. Para alam mo yon, mas marami ka matulungan. Marami ka for sure, marami ka matutulungan. Okay? Okay. I-travel din naman ako nakita. Okay, so next is ina-underestimate ka talaga ng mga tao na sa paligid mo na ikaw ay baliw. Na-underestimate ka na ikaw is may something sa'yo physically na sakit. Like pang-doktor, ganyan, ano. So maraming pagbabatikos ang narinig from others, no? So itong mga taong to is sinasabi na kailangan, parang alam mo yung ginagawa na sa'yo is matrap or parang matigil ka sa isang lugar or parang ginagawa ka nilang, alam mo yun, minamanipula ka ng iba. So, nga lang kasi, hati yung gustong, parang ikaw ang pipili kasi dito. Kailangan mo talaga ng wise decision dito kung saan ka pipili. Siyempre, piliin mo yung puti. No? Piliin mo yung kay God, no? Na from Ascended Masters, from the Most High. Yun ang piliin mo. Kasi meron din sa yung pumapasok ng mga demonic entities. Kasi nga, hindi mo pa alam paano balansihin. So, nagtatalo sila. So, yung kanina na nandito ka, is nandito yung mga puti. Pero yung mga itim, naiwan dun sa labas. Pero nung paglabas mo, sumama ulit sila sa'yo. Ganun lang yun. Okay? So, we have the travel here. So, yun nga, nakuha mo yung mga yan. Ano? So, every time na nagtatravel ka, may nahahakot ka. May na-attract ka ng mga elements, no? Mga spirits, even spirits, no? Is na na-attract mo. So, yan yung mga sumasama sa'yo. So, now is, merong isang tao, no? Or meron isang nilalang dyan na talagang galit-galit sa'yo. She or he may be late. Babae o lalaki, kung ano man yan. No? Is talagang gusto niyang kunin yung kakayanan na meron ka.
Okay? Power hungry siya eh. So alam niya kung anong kakayanan na meron. Basta kaya ito is nakamasid sa'yo or nakukuha. Gusto kanyang kunin. Gusto niyang kunin yung mga yung kakayanan na meron ka, which is binigay sa inyo ni God. And now, this is the most requested ng Holy Spirit sa'yo na kailangan mong magsimba or kailangan mong magpray. Okay? Kailangan mo na prayers. Okay? Kasi kung wala kang prayers, talagang nako, kumbaga yan ay pinakamatinding ano mo, sandata mo. No, yan ang magsisave sa'yo, yung pagpipray mo. Okay? Again, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ang kailangan nyo dito is tulungan ang sarili. Okay? Okay, so hard work. No, kailangan talagang ano to, trabahuhin na matindi. No? Kailangan mong paglabanan, kailangan pagsigapan mo. Or, alam mo yun, gawin mo kung ano yung nararapat. For the healers, talagang hard work din to. Kasi, andun yung matigas pa ulo mo eh. Na parang ayaw mo pagtanggapin talaga kung ano yung for you. Kung ano yung purpose mo dito sa lupa. Or, yung purpose ng life mo talaga. No? And now, yes, crown chakra is affected sa'yo. Which is talagang andyan ka, naririnig mo sila. Naririnig mo siya sila. Not only sa ears, but also sa mind. No? So, kailangan mo talaga ng take action. Okay? So, take action. So, paano ba yan ma-actionan, ano? Yun na nga, kumbaga kailangan dito is kailangan mo ng family, kailangan mo ng suporta sa kanila, kailangan mo ng kuusap. Okay, not only family but also healers, no, na alam mo na pwede mo napitan about dito sa case mo na to. Okay, and after nyan, it follows na yung ano, yung wish fulfillment na magiging maayos, magaganap ang buhay, magiging normal na ulit ang buhay. Okay? So, what else? So, now you are annoying, yes. No? Andun na nga yung sinasabi ng iba na baliw ka na nga eh. So, kahit ikaw sa sarili mo, lito ka. Ano ba talaga to? Sino ba to? Ano ba to? Ano ba ang meron ako? So, andito yung dami mong questions, no? But, alam mo din sa sarili mo kung ano yung kasagutan dyan. Talagang ano ka lang. Nagmamatigas na parang ayaw mo, no? Okay, see? Your third eye is awakening, I told you. See, kaya may ganyan ka. So, yan is ang naging cause din yan is yung pag-travel-travel mo. No, pag pumunta ka somewhere, ganyan. Especially kung may mga bundok ang pinuntahan. So, yan, dyan siya nag-start. No, sa third eye awakening mo na yun. Ah, dahil doon. Okay, and now they know who you are. Okay, so they know who you are. They know who you are. Okay? So, kilala ka na. Actually, kilala ka na naman talaga sa mundo ng spiritual, especially dyan sa mga underworld na tinatawag, no? Which is, kumbaga, sa mga lupa. No? Kilala ka na kasi parang winelcome ka agad-agad ng, ano eh, ng mga elements, ng mga elemento. Sila yung unang-unang nag-guide sa'yo or nagbibigay ng protection sa'yo. Yung nga lang, ini-ignore mo sila eh. Okay, so tapatin mo na to. Okay? So, see, you need to balance talaga. Balance is a must. Okay? And we have the social media. Okay? So, I think itong social media for you, no? Kung ito is nire-reading ko sa ibang, social media is parang warning sign sa kanila. Sa'yo, this is helpful. No? So, kailangan mong mag-search, kailangan mong hanapin ang sarili mo. Maybe just sa social media, meron ka mahahanap na mga ways or tips, no, na makakapag ano mo yon, makaka magbibigay sa'yo ng kaliwanagan o kapaliw, ano, kaliwanagan, no? So try mong mag-search, no, try mong mag-search sa YouTube, ang dami, sa Google marami din, no? So just cheer up, okay? Cheer up, smile and relax, and now forgive them, no? So forgive them, so forgive mo yung mga talagang nagbibigay sa'yo ng yan, katulad niyan, yung actually, napiperwisyo ka talaga dito, no? Pero, andun kasi yung, kaya ka lang naman nila din napiperwisyo is dahil nga, ayaw mo silang tanggapin, ayaw mo silang maging kaibigan, ayaw mo silang maging gabay. So, andito na lang din yung forgive them, pero accept them also, no? Okay, so let's see kung ano pa. Okay, and now you are untouchable, no? Untouchable ka talaga. Untouchable. Okay? You're highly protected by the divine, di ba? Kaya always be good, no? Listen
Oh, see, you're an earth angel. My goodness. Congratulations. Kasi talaga mabait ka, no? So, huwag mo sayangin yung binigay sa'yo ni God kasi you're an earth angel. Earth angel ka, okay? So, let's see kung ano pa. Okay, last card po. Holy Spirit, thank you so much. Last card, please. Last card. Okay. What's this? Tara! Oh, see? It's game over. Diba? Alam mo, once na i-accept mo yung binibigay sa'yo ni God na offer, na gifts and abilities sa meron ka, then, kung tatanggapin mo yung pagiging earth angel mo, then, the game is over. Accepted. No, tanggapin mo, kausapin mo, kaibiganin mo, then, ayun na. No? Plakado na ang lahat. Okay? So, bumalik ka sa akin para magkausap tayo. Okay? So, marami salamat. So, that's our reading for tonight. So, nakuha natin ang energy ng ating pasyente kanin. Okay? So, now is sa healing na po tayo. So, bow your heads para po pumasok po sa inyo ang energy ng ating Holy Spirit. Okay? So, start na po ako ha. Okay, maraming salamat po and God bless us all. Bye!